Ang programang tumatalakay ng mausapin may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinidindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines, narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ng Sabado ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama sa inyong mga tahanan sa ating ginagawang pagsamba sa ating Panginoon sa araw na ito. At ganoon din sa lahat ng ating mga kaibigan, kayo po'y welcome sa programa po natin na tumatalakay ng usaping may kinalaman sa atin pong pananampalataya at sumasagot ng usapin na may kinalaman po sa salita ng ating Diyos mula sa banal na kasulatan. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith, why we believe what we believe. Bigyan po natin ng rason ang ating mga pananampalataya para masabi nating ito ay pananampalatayang bigay ng ating Panginoon. Tayo po ay live na sumasapit ngayong araw ng Sabado, July 18, 2020, sa ganap na alas 3 ng hapon. Ang akin nung makakaagapay dito ay walang iba kundi ang aking unikaiha, si Princess Alia Sarmiento. At ganoon din, maya-maya, ang akin nung pamangkin na mag-a-assist, si Micah Sarmiento. Kahit kami po yung nag-aanyaya, nasamahan niyo po kami sa buong oras ng atin nung programa. At sa atin nung mga announcement, ito na po yung atin nung huling linggo ng, kumbaga, enrollment. Enrollment po para po sa ating Reasons of Faith Bible Institute. So sa atin nung mga kapatiran, para lang po ito sa ating mga kapatiran, ano, na gustong humabol hanggang July 24 na lang po ang last day. Pero mas maganda ho, may forward nyo yan, yung ating personal ministry sa Pasig, ang Pasig Seventh-day Adventist Church Facebook account, andun din po yung registration form. So sa mga hahabol po, doon na lang kayo makipag-ugnayan sa Pasig. Particularly, sa atin hong personal ministry leader, Brother Ron Pidarios. So doon po kayo, doon sa hahabol ha, kumbaga yung sa akin mismo, kumbaga sa hinahawakan ni Brother Mardem, close na po yun. Kasi masyado na hong marami yung nakalista doon sa kanya. Kaya yung mga humahabol, hanapin nyo na lamang po yung personal ministry ng Pasig. Doon po kayo magpatala. At Gmail address po, ang email address lang na tinatanggap po doon. Yun po ang isa sa requirement. So, yun po, ito po para sa iba na maaring magtatanong, ito pong Bible Institute ay season 4 na nga po. Ito ay pagbibigay po ng inyong lingkod ng aralin na may kinalaman po sa pag-unawa sa Biblia, yung proper interpretation of the Bible. So kasama na po dyan yung nangyayari po sa ating church, kung paano gumalaw ang ating church at ano yung paniniwalang pinagkaisahan ng ating church. Tinuturo ko din yung mga basic principles, no? Kasi marami nag-jump agad doon sa advance without considering the basic part ng understanding po kung paano gumalaw ang ating church as a united, nagkakaisa, merong unity dapat. So yun po ang mga offer natin dyan bukod sa mga biblical language, yung hermeneutics and history, Bible prophecy. Yun po ang subject na binibigay natin sa buong taon. Ano? At yan po yung libre. Walang bayad po yan. So yung mga enrollees lang, ang may privilege na makapanood ng video na aking i-upload doon sa site na i-message namin sa lahat ng estudyante, no? So yan po ay hindi para sa lahat. Well, meron po para sa lahat yung ating Spirit of Prophecy series. Yan naman po ay every second Sabbath of every month. So tinatalakay po natin dyan yung mga issue ng Spirit of Prophecy, belief about Ellen White, belief about the sanctuary. So yan po natin tinatalakay, maging mga issue ng paninira sa sanctuary doctrine, maging kay Ellen White, dyan po natin tinatalakay at ipinapaliwanag kung ano talaga yung turo o doktrina mula sa Biblia na pinapaniwalaan ng mga Seventh-day Adventists. Okay? Ganon din, Ali, paki-flash yung ating ROF Media Ministry, yung ating bagong YouTube channel, yan po yung link. Makikita nyo po yan sa ating ROF Facebook page. Then, i-click nyo lang yan, dadalhin kayo sa ating YouTube channel at paki-subscribe lamang po
at pindutin nyo ang notification bell para ma-notify po lagi kayo. Okay? So, bago po tayo dumako sa pagsagot sa pagsagot at pagtalakay. Anyway, ang inihanda po natin ay pagtalakay ng paksa na may kinalaman po sa Revelation chapter 17. Yung hayop na naging siya at wala na. Yan po ang ating dadaling paksa. At kanina, nga po, binabati ko po yung ating mga kapatiran dyan sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Dyan po ako nag-speaker kanina. Bagamat nung bandang huli, mag-a-appeal na ako. Last slide ko na biglang naputol. Mag-a-appeal na sana, biglang naputol tayo dahil sa signal nagka-problema. Pero ganun pa man, ipanalangin natin na hindi magka-problema ang signal natin ngayon dito sa ROF. So tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon bago natin na simulang talakayin itong paksa. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na muli ninyong ipinagkaloob na makapag-live kami sa pag-aaral ng inyong salita sa Reasons of Faith. Dalangin namin na samahan kami ng banal na Espiritu upang maging mapayapat matagumpay at karunungang mula sa inyo ang aming maunawaan at hindi mula sa salita ng tao lamang. Pagpalain ang bawat isa sa mga nanonood at harinawa sila'y makinabang sa kanilang pakikinig sa inyong salita at magdulot ng kapayapaan sa kanilang mga puso sa gitna ng mga kahirapan na nangyayari sa sanglibutan. Salamat Ama, ganun din sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ngayon, dadako na tayo sa pagtalakay. Anyway, nandito na ho ang aking kumbaga technical, ang aking pamangkin si Micah Sarmiento, siya po ang mag-handle ng ating hong technical aspect. Okay. So ang ating pag-uusapan, pakilagay sa screen muna, Micah. Itong patungkol diyan sa larawan ng isang babae na merong hawak na malaking cup, no? Ito po ay pagsasalarawan patungkol doon sa usapin na nakatala sa Apokalipsis. Ang kapitulo po ay 17. So basahin na natin yung mga talatang nakapaloob doon at atin pong ibibigay yung kapaliwanagan ayon po sa sinasabi mismo ng banal na kasulatan. Tungkol po rito sa naging katuparan kung sino itong babae na ayon sa hula o propesiya ng Biblia. Ngunit bago yon, gusto ko pong iparating sa inyo na ang pag-aaral na ito ay hindi para umatake ng anumang paniniwala. Ito po ay objective Bible study. Pag sinabi pong objective, ito po ay nakabatay sa ebidensya. Nakabatay po sa kung ano yung sinasabi sa kabuuan ng ating pinag-uusapan at dapat po umangkop yan sa naging takbo o tala ng kasaysayan. Hindi po kami magbibigay dito ng konklusyon sa isang bagay na walang ebidensya. Kinakailang maging matibay po sana sa inyong pag-unawa yung aming gagawin pag-aaral. Hindi po ito pag-atake, kundi ito po'y pagbibigay ng objektibong pamamaraan sa isang pag-aaral at maayos na pag-aaral ng banal na kasulatan. So, dito sa paksa, kung mayroon po kayong itatanong, pwede naman po kayo mag-forward. Ilagay nyo lang po sa inbox ng ating Reasons of Faith Facebook account para akin pong mabasa at may paglingkod sa inyo ang inyong mga itinatanong. Okay, so basahin na po natin ito sa verse 1 ng chapter 17. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patotot na nakaupo sa maraming tubig. Verse 2, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapit. Stop muna tayo ron. So napansin natin dito, ipinakita ito kay Apostol na si Juan, yung isa ika doon sa pitong anghel na may pitong mangkok, nagsabi kay Juan, merong ipapakita sa kanya tungkol sa bantog. Sinabing bantog, kilala ito, pero patotot. Nakaupo ika sa maraming tubig. So ang aklat ng Revelation or Apokalipsis, sinasabi natin madalas, ito po ay punong-puno talaga ng simbol. So ang mga simbolong ito ay ipinapaliwanag din po ng Biblia, especially ng Book of Revelation or Apokalipsis. Hindi ko tayo gagamit ng kung ano-ano mang code dyan. Dito mismo, let the Bible speaks for itself. Hayaan natin ang mag-Biblia yung magpaliwanag sa kanyang sarili. Huwag po nating antayin na magsalita sa atin ng Diyos. Hindi yun yung tipong mga papilosopong isipan na kapag
hindi nagsalita ang Diyos sa iyo, eh, hindi mo na malalaman ang totoo. Bible is our own barometer of truth. Yan po ang standard. Yan po ang sukatan. Kung anong nabasa dyan, yan na mismo ang kapaliwanagan nun. Okay? So, nakaupo daw itong bantog na patotot sa maraming tubig. At siya yung pinakiapiran ng mga, take note ha, mga hari sa lupa. So yung loyalty ng mga leader sa sanglibutan ay nasa kanya. Idinidiin ko na dito sa unang bungad pa lang. Dito sa bantog na babaeng ito, nasa kanya yung loyalty sapagkat yung mga hari o mga leader sa sanglibutan nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. So yung loyalty ay nasa kanya. Tandaan po natin, sa Bible prophecy, ang babae ay tumutukoy sa iglesia. Tunay at peke. Pero siyempre, pagtunay sa Panginoon, pagpeke sa kaaway. So itong babaeng bantog na ito na pinakaapiran ng mga hari sa lupa, natural false church po ito. Ito po yung bulaang iglesia na lumasing sa mga leader ng sanglibutan at yung mga tao nakiapid sa kanya. Pag sinabing nakiapid, ito ay ginagamit sa relasyon ng mag-asawa na dapat ikaw ay loyal o tapat sa asawa mo, lalaki man yan o babae. Sa usapin ng pananampalataya, ang asawa nating Diyos, lalaki. Ang lalaki yon, sinisimbuluhan ng lalaki. Siya yung groom. Tayo namang iglesia dito sa lupa, asawang babae. So yun yung mga symbol. So dapat ang loyalty ng iglesia ay sa Panginoon dahil siya yung asawa eh. Pero ang naging loyalty ay hindi sa Diyos, kundi doon sa iba. Ang tawag dyan, pakikiapid or adultery sa ibang salita. Okay, nililinaw lang po natin yung mga punto. And then in verse 3, pakilagay, Micah. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas na sa kanyang kamay at may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Stop muna tayo dyan sa verse 4. No? Etong pagsasalarawang patuloy, ang babae ay nakasakay ika sa hayop na pula. Sa Biblia, madalas po nating talakayin ang Daniel, lalo na sa chapter 2 and 7, na pinaliwanag doon na yung beast or hayop ay kumakatawan sa kingdom, mga kaharian. So, ang Biblia ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili ng symbol, yung hayop ay kumakatawan sa kingdom o kaharian. At dito sa Revelation, ang babaeng ito na false church nakasakay sa hayop na pula. So ang hayop na ito ay kumakatawan sa mga kingdoms. At dapat nating makita ang principle na kapag, eto ha, kapag ikaw ang nakasakay sa hayop, ang nagmamando o ang nag-uutos kung anong direksyon ng hayop, kung siya ay dederetso, kakanan o kakaliwa, ang nagmamando o ang nag-uutos ay walang iba kundi yung nakasakay. Sa madaling salita, itong false church na ito, itong babaeng patotot na kumakatawan sa peking iglesia, siyang nagmamando. Yung kanyang impluensya ang nasusunod. Kaya nga doon sa unang bahagi ng ating mga talata, ang mga hari sa lupa nakiapid sa kanya. So itong babae, ang false church, ang nagmamando sa mga kingdoms dito sa sanglibutan. O ngayon ito. Tuloy natin. Natapos tayo sa verse 4, ituloy natin sa verse 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patotot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So, ang pangalan niya ritong tawag ay Great Babylon, dakilang Babylonia. Tandaan ninyo na ang setting na ito sa pagkasulat ni Apostol Juan ay noong 1st century AD. Sa makatuwid, ang literal na kingdom ng Babylon wala na. Dahil nawasak ang kingdom ng Babylon 539 BC. Ito ay sa setting na nung sinulat naman ni Juan, 1st century AD. So matagal nang tapos ang kingdom ng, literal kingdom ng Babylon. So ang pinag-uusapan ditong Great Babylon, spiritual Babylon.
at isinasalarawan lang yung mga elements doon naman sa ancient Babylon. At napansin natin doon sa verse 4 sa ating binasa kanina, ang damit ng babaeng ito kulay ubi at pula, hindi nahihiyasan ng mga ginto. Mamaya-maya papaliwanag natin yung mga kahulugan noon. Bakit may isinalarawan nung nakita ni Juan sa pangitain ang babae ay may ganitong kasuotan. So maya-maya papaliwanag natin yung puntong yon. Verse 6, tuloy natin. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus, at nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Stop muna tayo dyan, no? Itong babae, lasing sa dugo ng mga banal. Sa Daniel chapter 7, especially sa verse 25, ang gagawin ng maliit na sungay, anyway, pinag-aralan natin yun. Kung gusto nyo mapanood yung mga video, nandun naman yung ating pinag-aralan sa video na Antichrist. Nandyan mismo sa Facebook page ng Reasons of Faith, no? Scroll down nyo lang sa baba. At hindi ko pa kasi naayos lahat para may upload dyan na ng isahan sa YouTube channel natin. Ganun pa man, kinalakay natin doon para mabuo natin yung sinasabi ng Biblia, kaya natin inisa-isa. Yung maliit na sungay sa Daniel chapter 7, katumbas rin itong babae na ito na isinasalarawan na Great Babylon kung tawagin. Dahil itong false church na ito, ang nag-usig din, nagpapapatay din sa mga taong gusto lamang sumunod sa Diyos. Kaya ang sabi dyan, siya'y lasing sa dugo ng mga banal, sa dugo ng martir ni Jesus, yung mga taong nagtapat hanggang kamatayan. Tapos si Juan ang gilalas dito sa babae. In verse 7, pakilagay may ka, at sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gigilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may pitong ulo at sampung sungay. Verse 8, at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit ng umahon sa kalaliman, at patungo sa kapahamakan, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. So dito, napansin pa rin natin na itong hayop na naging siya at wala na, malapit na ikang umahon sa kalaliman. Okay? So ngayon, papaliwanag natin maya-maya sino ang kinatuparan ng mga bagay na sinasabi nating ito. Para ating maintindihan ito pong hula na ito, lalo na sa huling kapanahunan po natin na ginagalawan. Ano? Yung false church at yung hayop na mayroong pitong ulo, sampung sungay, na naging siya, wala na at malapit ng umahon. Okay, so ngayon, tuloy natin dito sa verse 9, narito ang pag-iisip na may karunungan, ang pitong bundok, ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae. Verse 10, at sila'y pitong hari, ang lima ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring ikawalo at siya'y sapito at siya'y patungo sa kapahamakan. Verse 12, at ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat, magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na isang oras na kasama ng hayop. Verse 13, ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Meron daw silang alin isang kaisipan. Verse 14, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Verse 15, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, ito na yung paliwanag kanina, na kinaupuan ng patotot, yung tubig. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, na kinaupuan ng patotot, ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa,
at mga wika. Yan po ang sinasabi natin, let the Bible interpret or speaks for itself. Hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sa kanyang sarili. So yung tubig ay may kinalaman sa mga tao, population in short. So, ang luklukan niya ay populated area. Mga, ang sabi rito, mga bayan, karamihan, mga bansa, at mga wika. Ngayon, sa verse 16, at ang sampung sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupot sa patotot at siya'y pababayaan na tuhubaran at kakanin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan at magkaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. 18, pinakahuli. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Ayan. So yan yung buong chapter 17. So pinakadulo, diniin dito na yung babae na dakilang bayan, siya yung Great Babylon, nagahari sa mga hari. Kaya nga siya nakaupo doon sa hayop na pula. Ngayon, eto ngayon. Papaliwanag natin ang mga nilalaman nito. Patungkol dito sa usaping atin pong binabasa patungkol doon sa babae at doon sa hayop. Ito, iba-iba lang ang symbol na ginagamit ng Bible dito sa religious entity na ito na nasa prophecy ng aklat ni Juan, ni Daniel, at maging ni Pablo. Iisang tinutukoy na entity, itong kilalang kilala, dahil bantog ang pagagamit sa kanya ng Biblia, pagbantog kilala . Kilalang kilala sa buong mundo, hindi po ito pangyayari na naganap lang sa isang sulok. Kung yung pangyayaring ito naganap lang sa isang sulok, walang ebidensya, yung sinasabi natin kanina, hindi wag natin paniwalaan kapag tinukoy na natin. Kaya nga nabanggit ko kanina sa mga nanood ng pagtalakay natin about the Antichrist, The Little Horn of Daniel chapter 7, yun din ang tinutukoy patungkol dito sa babae at maging pagkagamit dito po sa hayop na naging siya at wala na at malapit ng umahon sa kalaliman. Iisa lang po ang nagmamando o nag-uutos sa lahat ng kasamaang nagaganap, partikular etong paggamit sa babae at itong hayop na kanyang kinaupuan. Ginagamit sa Bible interchangeably itong religious entity na ginagamit rin patungkol sa sungay na siya rin yun sa Daniel 7:25 about the little horn, patungkol din sa babae at maging dun sa hayop na naging siya at wala na at malapit ng umahon sa kalaliman. Ganun kaganda kung ang paggamit ng Biblia at paghanay nito then kinaangkupan na naging takbo ng kasaysayan. Tingnan po natin. Sa sulat ni Apostol Pablo, eto, pansinin niyo po sa mga taga-Tesalonica, kapitulo 2, ang talata po ay 3. Huwag kayong padaya, pakilagay Maika, huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ano sinasabi rito ng apostol na si Pablo? Patungkol po rito sa kanya tinutukoy na una, nagsabi siya sa verse 3, huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan. Meron siyang tinutukoy na isang kapangyarihan na ito'y hindi darating. Ang tinutukoy muna dito ng apostol na si Pablo kasi pag binasa nyo doon sa mga naunang talata, lalo na sa chapter 1, tuloy-tuloy yan sa mga taga-Tesalonica hanggang sa chapter 4 pag binasa nyo or mula sa 1 Thessalonians, in particular sa chapter 4, chapter 5 at pagpasok ng 2 Thessalonians, ang pag-aasang binibigay dito ay ang second coming ni Jesus Christ. Okay? Yun yung pag-aasang binibigay. Ngayon, sinasabi niya itong second coming, hindi ito darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas. Ganito lang yan. Ibig sabihin ni Pablo, hindi magaganap ang second coming kung hindi muna mauuna ito. Meaning, merong mauunang pangyayari bago ang second coming. Ano yung maunang event bago ang second coming? Pagtaliwakas.
Ang salitang pagtaliwakas ay hango sa original na Gregong salitang apostasia. Diyan galing yung salitang English na apostasy. Ang meaning ng apostasy na apostasia o pagtaliwakas sa English na salin, falling away, ay may kinalaman sa pagtalikod sa katotohanan ng Diyos. Yan yung apostasy, pagtalikod sa truth, paglaban sa Diyos. So bago dumating si Jesus, meron munang pagtaliwakas or falling away. Bakit? Mahayag yung taong makasalanan, yung anak ng kapahamakan. Napansin niyo yung dalawang title na ginamit ni Pablo patungkol dito sa bakit magkakaroon ng falling away? Bakit magkakaroon ng apostasy? Bakit magaganap ito? Yung pagtalikod ng mga lingkod ng Diyos. Eto, dinaretso na natin. Bagamat hindi nila alam na sila'y tumatalikod, yun lang ang masama eh. Okay sana kung pinili mong tumalikod, pero ito po'y deception. Kaya nga ang unang bungad ni Pablo, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Let no man deceive you in any manner. Dahil ang mangyayaring apostasy o pagtaliwakas ay mangyayari dahil dito sa katusuhan ng taong makasalanan, itong anak ng kapahamakan. Nang sabi nga natin kanina pa, yung Antichrist sa Daniel chapter 7 at itong babae sa Revelation chapter 17, iisa ang tinutukoy ng mga author na ito, nila Pablo, ni Daniel at maging ni Juan. Yun yung prophetic Antichrist. At binigyan ng title, taong makasalanan, anak ng kapahamakan, siyang magiging dahilan ng falling away or apostasy ng mga mananampalataya ng Diyos. So bago ang second coming, may mangyayaring apostasy. Eh simple lang naman yung analytics. Eh yung kaaway na si Satan, hindi niya pababayaan na basta-basta nilang kayong sasalubong kay Kristo. Pipigilan kayo ni Satan. Kung paanong pinigilan niya ang Israel nung una na makapasok sa lupang pangako. Di ba? Sa milyon na mga Hudyo na lumabas sa Ehipto, dadalawa lang ang nakapasok sa lupang pangako doon sa mga original na nagsilabas sa Ehipto. Dahil yung mga original na kasama nung dalawa, si Joshua at si Caleb, nangamatay doon sa ilang. Dalawa ang literal lang na nakapasok mula sa milyon na mga Hudyo. So kung paanong nagawa ni Satanas yung deception noon sa matandang Israel, eh ganun din ang kanyang gagawin sa modern Israel. Sa mga taong sasalubong, sa mga grupo ng mga taong naghihintay sa pagdating ni Kristo, gagawa siya ng malaking pandaraya. That's why ang unang bungad ni Pablo, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. At ang tinutukoy niya dito ang anak ng kapahamakan, taong makasalanan, pakilagay Micah sa verse 4, jump ka doon sa dalawang slide, sa verse 4, 2 Thessalonians 2:4. Sabi rito, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Yung tinutukoy ni Pablo na taong makasalanan, anak ng kapahamakan or son of perdition, siya ay nag-aangkin din na Diyos. Siya din po ay nagpapasamba. Nauupo siya sa templo ng Diyos. Eh sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kayo ang templo ng Diyos. Meaning yung mga mananampalataya. Symbolically, isang gusali ng Diyos, templo ng Diyos. Sa mga tuwid, aakitin itong anak ng kapahamakan o taong makasalanan ang mga mananampalataya ng Diyos na siya'y sambahin, ituring na Diyos. Kaya nasabi ko, ang pinag-uusapan sa Revelation 17 patungkol sa babae, sa Daniel chapter 7 about the little horn, at dito sa son of perdition or anak ng kapahamakan ay iisa. Okay. Ngayon, ang Biblia ang magpapaliwanag po kung ano ang yung title na anak ng kapahamakan na yun. Itaas mo lang, Micah. Babasahin natin sa sinabi mismo ni Kristo, John chapter 17 verse 12. Okay, ito ang sinasabi. Samantalang ako'y suma sa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Napansin niyo po yun?
mula sa bibig mismo ng ating Panginoon. Yung sinabi na yun ng apostol na si Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 na anak ng kapahamakan or son of perdition. Ang unang gumamit ay si Kristo. Patungkol sa anak ng kapahamakan. Sinasabi dito sa talata na naingatan ng Panginoon yung mga alagad na ibinigay sa kanya ng kanyang ama maliban doon sa isa. Walang napahamak kundi ang anak ng kapahamakan. E sino yung napahamak sa mga alagad ni Kristo na binigyan niya ng titulo na anak ng kapahamakan? E di ba si Judas Iscariote? Yung naghudas kay Kristo. Dito binatay ng apostol na si Pablo yung title na anak ng kapahamakan patungkol doon sa panggagalingan ng apostasy ng templo o ng bayan ng Diyos. Si Judas po ito. Ngayon, i-analyze natin. Ano ba ang pwesto ni Judas doon sa loob ng Christianity? Ay, di ba malapit siya kay Kristo? Siya nga yung ingat-yaman ng grupo . Sa makatuwid, yung kumalaban kay Kristo hindi galing sa labas. Siya po ay nasa inner circle ng Christianity. Sa madaling salita, siya ay kaibigan mismo ng ating Panginoon at siya ay pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Nasa loob siya ng Christianity, nasa inner core, inner circle. Mismong sa pinakapusod ng Christianity kasama ng Panginoong Hesus. Yan ang pagsasalarawan kay Judas na ginamit ng apostol na si Pablo na analogy patungkol doon sa anak ng kapahamakan na nagpapasamba at itinutulad yung sarili sa Diyos. Sa makatuwid, hindi manggagaling sa labas ang magiging kaaway ng Christianity na panggagalingan ng apostasy o pagtalikod, kundi siya din ay nasa loob ng Christianity at itinuturing na kaibigan ng sangka-Kristyanuhan. Kung paano si Judas na binigyan ni Kristo ng title, anak ng kapahamakan, na nasa loob mismo ng Christianity. So maliwanag. Yun po ang analogy na ginamit ng apostol na si Pablo sa kanyang warning na mangyayari sa malapit ng panahong kinakaharap. Ngayon, balik tayo doon sa 2 Thessalonians chapter 2. Basahin natin, Micah, doon sa verse 6, no? Ito, patungkol sa tinutukoy pa rin ni Pablo na anak ng kapahamakan na taong makasalanan. At ngayon nalalaman ninyo na ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Stop muna dyan. Mayroon pang nakapipigil para mahayag yung taong makasalanan o anak ng kapahamakan. Dahil mahahayag siya sa talagang kanyang kapanahunan. Merong appointed time kung kailan siya lilitaw. Tuloy natin sa verse 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Yun yung hiwaga, mystery of iniquity. Yung tinutukoy niya na yun na panggagalingan ng pagtalikod or apostasy. Noon, sa panahon yun, gumagawa na pero may nakapipigil pa ngayon. Bakit? Ano ba yung nakapipigil dito? Tandaan natin na nung sumusulat ang apostol na si Pablo, ito po'y kapanahunan ng paghahari ng kingdom ng Rome. Kaharian ng Roma ito ang nag-aari sa buong mundo. At sa history, ang Roma po ay merong dalawang bahagdan. Una, pagan Rome, of course, the political Rome, and then the papal Rome. So ito pong tinutukoy na pumipigil pa, walang iba kundi yung paghahari pa ng pagan Rome sapagkat sabi nga sa talatang 6, lilitaw yon sa talagang kanyang kapanahunan. So hindi pa sa panahon noon ng pagan or political Rome. In verse 8, pakilagay, at kung magkagayoy mahahayag ang tampalasa na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Verse 9, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan or lying wonders. So ito pong tinutukoy na ito na hindi palilitaw nun dahil kapanahunan pa ng political Rome. Ulitin ko, ito po yung anak ng kapahamakan na nagpapasamba sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ang gumagalaw o ang gumagawa
para magawa niya yon. Ayon sa paggawa ni Satanas, lahat ng bagay ng kasamaan, si Satanas po ang pasimuno niyan. Sa makatuwid ang babae, maging yung mga hayop, pinangungunahan ni Satanas doon sa Revelation chapter 17. Meron siyang lying wonders. Can you imagine pa paanong nagsinungalinga, kahangahanga pa. Kahangahangang kasinungalingan eh. Eh kasi nga kaya kahangahanga, ang iniisip ng tao, walang kasinungalingan doon. Sila'y naakit. Kaya siya'y nauupo sa templo ng Diyos. Sabi naman ni Pablo sa mga taga-Korinto, kayo ang templo ng Diyos. Meaning, symbolically, ginagamit ang templo sa mga believers, Christian believers. Na yung mga Christian believers, tinangkilik ito sa panahon ng apostasy, tatangkilikin nila na siya nga ang kahalili ng Diyos dito sa lupa. Yan po sinasabi diyan. Kaya si Satanas, gagamitin niya lahat ng kahangahangang kasinungalingan. Paradox. Kahangahanga. Kasinungalingan na nga, kahangahanga. Ganun po na-deceive o nadaya ang mga nag-apostasya or falling away. Yun po sinasabi rito sa kapaliwanagang ito. Babalikan natin mamaya yung 17. Ating, kumbaga, hinihimay-himay, inuugnay-ugnay, yung magkakaugnay na tema or issue na pinag-uusapan. O ngayon, bakit, pumasok doon sa deception itong mga believers na ito dahil doon sa anak ng kapahamakan? Verse 10, pansinin nyo. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Verse 12, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Napansin niyo po? Eto na nga. Dahil dun sa kahangahangang kasinungalingan, na biktima itong templo ng Diyos, na dumating sa puntong sinamba nila itong anak ng kapahamakan dahil meron siyang daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Bakit? Kasi yung mga napapahamak na yon, ito ang naging problema. Ang tao'y mapapahamak, hindi dahil sa gumawa sila ng kasamaan. Maliwanag yon sa verse 10, balikan ninyo. Ang tao'y mapapahamak, hindi dahil sa gumawa sila ng kasalanan. Ang paggawa po ng kasalanan, resulta na lang ng kanilang ginawang pagpili. Merong choice. Kaya yan ang binigay ng Diyos sa atin. Freedom to choose. Free will. Merong choice. At yung kasamaan o kabutihan, resulta yan. Result ng choice. Resulta ng pagpili. Kaya nga sabi sa verse 10, kaya sila nangapahamak sapagkat. Di ba pag sinabi yung salitang sapagkat? Dahilan. Dahil. Sapagkat. Anong sabi sa verse 10? Sapagkat yung mga tumanggap sa kahangahangang kasinungalingan? Sapagkat, anong sabi? Hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. Ang tao'y napahamak hindi dahil sa ginawa nila yung masama. Sila'y mapapahamak dahil hindi nila inibig tanggapin yung katotohanan. Yun po ang sinasabing turo ng Bible kung bakit ang tao'y mapapahamak, hindi gumawa ng kasamaan, kundi hindi tinanggap ang katotohanan. Ang kapahamakan, resulta yan ng pagpili. At ang pinili nila, paggawa nga ng kasamaan. Dahil ang Diyos nagbigay ng katotohanan at yung pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang kung sino mang sa kanya'y sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang kapahamakan, hindi dahil sa ika'y gumawa ng masama, kundi resulta ng pagtanggi mo sa pag-ibig na alok sa iyo ng Diyos. Yan din ang sinabi ng apostol na si Pablo. Kaya nga pagdating doon sa verse 11, verse 12, dahil choice mo na maaliw ng kasinungalingan, kagaya sa panahon ngayon postmodern, gusto silang aliwin ng kasinungalingan, ayaw sabihin, ayaw makarinig ng saway, ayaw nilang marinig yung mali, ang gusto nila, aliwin sila sa kasinungalingan. Kaya dahil dito, sa pagkaaliw nila sa kasinungalingan, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang sila'y magsipaniwala saan? Hindi sa kasinungalingan. At mangyayari, sila'y mga hatulan
mga tulad ni Ika, silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan. So, kapag ang tao po ay yun ang direksyon na pinili niya, aliwin yung kanyang sarili sa mali, aliwin yung kanyang sarili sa kasinungalingan, kaya nga sila'y humahanga sa kasinungalingan. Yun ang sabi ng talata. Lying wonders. Lie na wonder pa. Kasinungalingan na kahanga-hanga pa. Kasi gusto nilang aliwin sila doon. Inaalis ng Diyos ang tao doon sa paggawa ng mali. Pero kung ang choice nila, aliwin sila ng mali, then ipinadadala ng Diyos sa kanila ang kasinungalingan. Yun ang sinasabi dyan. Hindi ibig sabihin, Diyos ang naging dahilan, kaya sila napahamak. Choice nila yon na aliwin ang kasinungalingan at hindi na sila, kumbaga, kayang kunin ng Diyos mula sa kadiliman patungo doon sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian, edi ipapadala na niya yung paggawa at pagpaniwala sa kasinungalingan. Parang si Farao. Nung sinabing pinatigas ng Diyos ang kanyang puso, hindi ibig sabihin ang Diyos ang dahilan kaya tumigas ang puso niya. Choice ni Farao na lumaban sa sinabi ng Diyos. Ganun din dito. So kapag ang tao, naaliw ka sa kasinungalingan sa kabila ng narinig mo na ang katotohanan, ganyan din ang mangyayari sa'yo. At yun nga ang gawain nito pong babaeng patotot sa Revelation 17, aliwin ang tao sa kasinungalingan kahit siya ay napapabilang sa isang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Balikan natin. Apokalipsis 17:4, pakilagay sa screen. Sunod mo lang, Maika. Ayan ang sinasabi dyan. At, balikan ko lang to, nararamtan ang babae ng kulay ubi at ng pula. Bakit po ganito ang pagsasalarawan ni Juan? Alam nyo po, ang mga naglilingkod sa Diyos, mga kulay po ito ng kasuotan ng mga naglilingkod sa Diyos. Sa madaling salita, ito pong babaeng ito, nagpapakita po siya ng gawaing siya rin po ay tagapaglingkod ng Diyos. E kaya nga siya ay nauupo sa templo ng Diyos, sabi ni Pablo. Templo, yung simbolo ng mga Christian believers. Title na anak ng kapahamakan kasi nga nasa loob siya ng Christianity. Yun yung analogy o comparison ni Pablo ayon sa sinabi ni Kristo patungkol kay Judas na anak ng kapahamakan. Nasa loob ng Christianity. So dito sa Revelation 17, siya din po ay nag-aangking naglilingkod sa Diyos dahil sa kanyang mga kasuotan. Ngayon ito. Gusto ko pong balikan natin because this is Hebraism. Ito ay may kinalaman sa culture ng mga Hudyo. Bakit may mga description kulay-kulay yung damit? Kasi yun yung tinuro sa kanila ng Diyos. Ito po'y mga kasuotan ng mga pare o saserdote na naglilingkod sa Diyos. Napaka-importante po ng kasuotan, yung pagharap ng tao sa Diyos, sa paglilingkod, sa pagsamba. Mahalaga yung kasuotan. Akala ng iba kahit ano lang pwede na, makiuso ka ng suot mo at pupunta ka sa iglesia. Tingnan nyo, basahin natin. Pakilagay, Maika, Exodus chapter 28, verse 2. Ang sabi dyan ay ganito. At igagawa mo ng mga banal na kasuotan si Aarong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. Stop muna tayo dyan. Meron sinabi rito ang Panginoon kay Moses na alin igagawa si Aarong, dahil si Aarong, siya po yung pinagkunan ng mga tagapaglingkod doon sa sanktuaryo. Banal na kasuotan ang tawag. At yung kasuotang yon sa ikaluluwalhati ng Diyos at ikagaganda. So, sa paglilingkod sa Diyos, ito lang, kumbaga side point, pero ito ay principle. Yung nabanggit ko kanina na mahalaga po ang attire o kasuotan kapag ikaw ay naghahandog ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Hindi po basta-basta yan. Hindi pwede makigaya ka sa kasuotan ng sanglibutan at sasabihin mo ako'y naglilingkod sa Diyos. Kinakailangang isipin mo na yung kasuotan mo ay angkop. Yun ang salita, angkop. Doon sa lugar na pupuntahan mo. At dapat laging angkop sa bawat bahagi ng buhay natin. Hindi lang dahil sa pumupunta tayo sa simbahan. Dahil ito pong patotot sa Revelation 17, nagsusot din po siya ng kasuotan ng Diyos, pero hindi angkop. Maya-maya malalaman niyo kung bakit. Ituloy natin. Sa verse 5, pakilagay. At kukuha sila ng ginto, at ng kayong bughaw, at ng kulay ubi, at ng pula, at ng lino. Verse 6, at kanilang gagawin ng epod na ginto, at kayong bughaw, at kulay ubi,
at pula at linong pinili na yari ng bihasang mangbuburda. Napansin niyo po? Ito yung mga kasuotan ng mga tunay na pari o saserdote ng Diyos sa bayan ng Israel. Nandun din yung kayong bugha, nandun din yung kulay ubi, nandun yung pula, pero may kayong bughaw. Merong blue. Samantalang yung kasuotan ng babaeng patotot, wala yung kulay bughaw. Wala yung kulay blue. Ang nandun lang, kulay ubi at pula. Andin yung mga ginto. Pero sa tunay na mga saserdote o naglilingkod na tunay sa Diyos, kasama yung kulay bughaw. Sa madaling salita, wala yung kulay bughaw doon sa nagpapakilalang naglilingkod din sa Diyos. Maring itanong natin, ano naman Brother Melvin yung kahalagahan ng kulay-kulay na binabanggit mo na bughaw o blue? Abay, mahalaga po, Diyos ang nagsabi. At ipapakita natin kung kaano kahalaga yan. Dahil ang Biblia po nagpapaliwanag nga sa kanyang sarili. Nabasa po natin at yun ang sentido. O ano ang kahalagahan ng kulay bughaw? E ano ngayon kung wala yun dun sa kasuotan ng babaeng patotot sa Revelation 17? Napakahalaga niyan, kaibigan. Tingnan natin. Pakilagay, Maika. Dito sa bilang, Kapitulo 15, talatang 38. Sabi rito, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi at kanilang patungan ang tirintas ng bawat laylayan ng isang panaling bughaw. So ang Israel, pinapagawa, inutusan ito ng Panginoon. Gumawa sila ng alin? Tirintas. Ilalagay doon sa laylayan, doon sa dulo ng kanilang mga damit. And then, papatungan ang tirintas ng bawat laylayan ng isang panaling, anong kulay? Bughaw. Ito na ngayon yung blue. So anong significant o ano ang kahalagahan? Ito na po yung sagot. Verse 39, pakilagay, Micah. At sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong mamasdan at inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at inyong tuparin. At upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siya ninyong ipinang-aapit. So napansin niyo po. Yung panaling bughaw pala na yon na nandun sa tirintas, yun ay tanda na kapag nakita yun ng bayan ng Diyos, lagi nilang maalaala ang lahat ng mga utos, maalaala at upang tuparin. Yun ang kahalagahan ng kulay bughaw doon sa mga kulay ng kasuotan ng mga pari o tagapaglingkod ng Diyos. So makikita na doon kung ano yung tunay, kung ano yung peke. Nasa Exodus 28, yung tunay, kompleto sa kulay, dahil ang blue, sumisimbolo ng obedience o pagsunod. Samantalang yung babaeng patotot, wala yung kulay bughaw na simbolo ng pagsunod. Bakit? Eto na, unti-unti nating binibitawan to. Yung babae na yon, nag-aangking, naglilingkod sa Diyos, nagpapasamba sa kanyang sariling tulad sa Diyos, pero wala siyang pagsunod sa Diyos. Wala siyang loyalty sa Diyos. Manapa, binagungan niya yung batas ng Diyos. Yan yung apostasy o pagtaliwakas na sinasabi naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Bago dumating si Jesus Christ, ito hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas. Bago dumating si Jesus Christ, maraming tatalikod na mga lingkod ng Diyos dahil sa apostasy, dahil sa kahangahangang kasinungalingan. Wow, naglilingkod sa Diyos. Mabait na tao, kaibigan din ng Diyos. Mukhang santo. Yan, madaling mahawa ang tao. At kapag napahanga, nahawa ang tao, ay talagang dire-diretso sila sa kahangahangang kasinungalingan. Mayroon lang anyo o forma na sila'y naglilingkod sa Diyos na agad. Mag-ingat po tayo. Huwag tayong masanay doon sa nakikita natin dahil ang mata, very deceptive. Kaya nga dito sa bilang, sa binasa natin, yung mata ginagamit na kapag nakita nila yung kulay blue na panali doon sa laylayan ng damit, ano ho, maalaala nila ang mga utos ng Panginoon upang tuparin. E kabaliktaran yung babaeng patotot, hindi yan sumusunod sa utos ng Diyos. Binago pa nga niya yung utos ng Diyos. Nakiapid siya sa mga hari sa lupa.
Ngayon, balikan natin sa verse 9 ng chapter 17. Pakilagay, Micah. Narito, ang pag-iisip na may karunungan, ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae. Dito makikita natin, itong word na karunungan o wisdom, dito sa aklat ng Apokalipsis, dalawang beses ginamit sa Revelation chapter 13 at dito sa Revelation chapter 17. Yung karunungan po, hindi po na nakukuha ng tao by his own power, by his own self-study, by his own strength. Ang karunungan o wisdom na yan galing sa Diyos, hinihingi sa Diyos, hindi inherent sa tao. So ang wisdom dito, ang Diyos mismo ang nagsasabi kung ano yan. So maliwanag, bago, after mabanggit na narito ang pag-iisip na may karunungan, ang pitong ulo, pitong bundok na kinauupuan ng babae. Yung pitong ulo, pitong bundok, at sinabi sa mga susunod na talata, sila din ay pitong hari. O ngayon, anong ibig sabihin nito na itong, ang pitong ulo na ito dito sa hayop, ay pitong bundok din. At sila ay ika-ipitong hari din. So, dapat pareho yon. Magkakapareho po yung kahulugan nun, hindi pwedeng iba-iba. Na yung pitong ulo, iba yan, yung pitong bundok, iba yan, yung pitong hari, iba yan, hindi, siya din yon. Kaya idiniin dito, mula sa Diyos, dito'y may karunungan, narito ang pag-iisip na may karunungan, yung pitong ulo, pitong bundok, na kinaupo ng babae, sila din ika'y pitong hari. So yung pitong ulo, pitong bundok, pitong hari, same lang ang kahulugan yan. O ano nga yon? Sa Bible ho, tingnan natin, exegetically speaking, ang Bible, paulit-ulit nating sinasabi, siyang nagpapaliwanag ng mga simbol. Yung bundok po kasi, yung binabanggit niya, pitong ulo, pitong bundok, yung bundok po kasi sa Bible, kumakatawan din sa kingdom o kaharian. Exegetically itong sinasabi natin. Yung Biblia nagpapaliwanag. Yung bundok sa prophecy, ginagamit patungkol sa kingdom. Magkukuta ko ng ilan. Ito una sa aklat ng Daniel. Pakilagay, Micah, Daniel chapter 2, verse 35. Ito ay vision, pangitay at panaginip doon sa chapter 2 ni Daniel na napanaginipan ng Haring Nabucodonosor patungkol doon sa great image na kumakatawan sa mga kaharian. And then in verse 35, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Eh, ito'y matagal na natin pinapaliwanag. Sabi ko nga po, pwede niyong balikan yung mga video nito ng Daniel chapter 2. Dito rin po sa Facebook page ng Reasons of Faith. Yung bato na yon kumakatawan sa second coming ni Jesus. At meaning to say, wawakasan ni Jesus ang mga kaharian sa sanglibutan at yung kaharian niya ang matatatag sa sanglibutan. Sa madaling salita, yung bato na tumama sa larawan na naging malaking bundok ay yun po ay kumakatawan sa kaharian ni Kristo na maghahari sa lupa. So yung malaking bundok na pinuno ang buong lupa, bundok, kumakatawan sa kingdom o kaharian. Okay? So Daniel 2:44, pakilagay. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Ito na ngayon kaharian ni Kristo. So yung bundok at yung kaharian sa Bible prophecy, yun ang tinutukoy. Kaharian yung kumakatawan sa bundok. Isa pa, Ezekiel chapter 35 verse 2. Anak ng tao, ititig mo ang iyong mukha sa bundok ng Seir at manghula kalaban doon. Verse 3. At sabihin mo roon, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo, o bundok ng Seir, at aking iniunat ang aking kamay laban sa iyo. Aking ilalagay na giba ang iyong mga bayan at ikaw ay magiging sira at iyong malalaman na ako ang Panginoon. Itong bundok ng Seir, ito'y kumakatawan sa pinaghahari ang lugar ni Esau doon sa bundok ng Seir. Kaya nga binabanggit dito, magigiba yung kanyang bayan. Ito, kasi itong si Esau, ang pinanggagalingan at ginagamit din na Seir or Edom, sila ang naging dahilan kaya nagalit ang Diyos sa kanila ng kapahamakan din ng bayang Israel. May mga historical record yan. Isipin mo, anyway, si Esau tsaka si Jacob, di ba magkapatid? Pero dahil doon sa magkaibang prinsipyo, si Jacob naglilingkod sa Diyos, si Esau ay hindi, hunter lang siya, ayaw niyang paglingkuran ng Diyos. Later on, ng kanilang generation, nag-away-away din. So yung pinaghaharian ni Esau, doon nga sa lugar ng Seir. So, ito po sa Bible prophecy, ang bundok kumakatawan sa kaharian. Di ba? Mga kaharian. So ngayon, balikan natin. Etong pitong bundok na binabanggit dito sa hula na ito, etong pitong bundok na kinaupuan ng babae, sila'y pitong hari, ang limay na ngabuwal.
So ito na ngayon, synonymous, yung pitong bundok, pitong ulo. Ang ulo sa Bible prophecy, head, kumakatawan din sa kingdom. Nasa Daniel chapter 7, ganun din ang kanyang pinapaliwanag. At lalo na, siyempre, yung pitong hari, obvious naman. Ang hari, kingdoms din ang pinapatungkulan. So pitong bundok, pitong ulo, pitong hari, isa ang meaning niyan sa Bible prophecy. So, kumakatawan yan sa kingdoms. Pitong ulo, pitong bundok, pitong hari, kingdoms ang ibig sabihin dyan. At sinasabi nga doon sa binasa natin kanina, ha, yung lima ay nangabuwal. Napansin niyo po yung binasa natin kanina? Yung lima, ika, ay nangabuwal. Ang isa, ika, ay narito. Ha? Binasa natin sa verse 10 yung puntong napakahalagang yon. Sila'y pitong hari, pitong kingdoms, yung pitong ulo, pitong bundok, pitong hari. Maliwanag ang sabi ng Bible eh. Sila'y pitong hari. Sino? Yung pitong ulo, pitong bundok, pitong hari. Sila'y pitong hari, ang lima na nangabuwal. Bumagsak na. At ang sabi ni Juan, ang isa'y narito. Ang isa'y hindi pa dumarating. Pero pagdating ng isang yon, eh, dapat magtagal pa ng sandaling panahon. O ngayon, sino itong pitong hari na ito na kinakatawanan ng pitong ulo, pitong bundok, pitong hari? Tandaan natin, sa Biblia, hindi tayo basta-basta magsasabi ng kingdoms kung wala namang kinalaman yan sa bayan ng Diyos. At pag sinabing mga kaharian na direktang may kinalaman sa bayan ng Diyos, yan na ang iisa-isahin natin. Sino yung pitong hari na yung lima na nangabuwal? O ngayon, ano bang mga kaharian sa mundo na umiral na direktang may kinalaman sa bayan ng Diyos? Siyempre, yung una dyan ay walang iba kundi ang Ehipto. Sila po ang dahilan kung bakit napaalipin ang Israel sa loob ng mahigit 400 taon. 430 years sila'y napaalipin. Kung hindi sa pamamagitan ng Diyos, hindi sila nakalabas doon. So una na dyan na may kinalaman sa bayan ng Diyos, Ehipto. Buwal yun. Sino pa? Assyria. Yun yung pangalawa. Assyria, ano ang kinalaman ng Assyria sa usapin ng meron silang direktang kaugnayan sa bayan ng Diyos? Eto, tingnan nyo ha, sa history at sa Bible. Diba ang Israel nahati sa dalawa? Hilagang Israel at Timog Israel. Northern at Southern Israel. Ang Northern Israel, yan po yung sampung kaharian. Sa hilaga, North. At yung Southern Israel, yung Timog, nandyan yung dalawang tribo, yung Judah at Benjamin. At nandyan yung templo sa Huda. Yung templo, wala dun sa Northern Israel. Ang nagpahamak at nagwasak sa magkakaibang, sa magkahating kingdom ng Israel, yung North at South, ang nagwasak dito sa North, Northern Kingdom, na kinabibilangan ng sampung tribo, ay walang iba kundi ang kingdom ng Assyria. Sila ang nagwasak sa sampung tribo. So malaking kaugnayan nila sa usapin ng merong kinalaman silang direkta sa bayan ng Diyos dahil sila nga ang nagwasak sa Northern Israel. Ang nagwasak naman sa Southern ay walang iba kundi ang Babylon. Yun yung pangatlo, Babylon. So, Egypt, Assyria, Babylon. Ang Assyria nagwasak sa sampung tribo sa Hilaga. Ang Babylonia ang nagwasak dito sa Judah, sa Jerusalem, sa timog na bahagi ng Israel. Oh, napaalipin ang bayan ng Huda sa Babylonia. And then, Egypt, Assyria, Babylonia, ano ang ginamit ng Diyos para iligtas ang bayang Israel sa pagkaalipin sa Babylonia? Diba ginamit niya si Cyrus na hari ng Persia? Tinalo ang Babylonia. So ang pang-apat ay walang iba kundi ang Medo-Persia. And then, natalo ang Medo-Persia ng isang kaharian na lumitaw sa pangunguna ni Alexander the Great na direkta rin may kinalaman sa bayan ng Diyos. Lahat ng lima na yon na sinabi dito, ang lima'y nangabuwal, Egypt, Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Greece. At ang sabi ng apostol na si Juan, ang lima'y nangabuwal, ang isa'y narito. O ngayon, ito pong panahon ng pagsulat ni John ay noong first century Christianity. Ano ang kingdom na naghahari? Ay di ba ang Roma? Di ba ang Roma ang nagwasak sa Gresya?
Eh, kasunod-sunod yan eh. Ang limay na nabuwal, limang direktang may kinalaman sa bayan ng Diyos at isa'y narito, none other than Rome. At ang isa'y hindi pa dumarating. Eh, di ba? Yung isa'y narito, yun na yung pinakapanganim. Yun na yung pagan Rome or political Rome. Ang isa'y hindi pa dumarating. Ano yung isa? Yung ikalawang bahagdan ng Roma, which is Papal Rome. Yun yung sinasabi naman, kaya binasa natin yung ikalawang Tesalonica patungkol doon sa anak ng kapahamakan na meron pang pumipigil sa kanya, darating siya sa kanyang kapanahunan kasi hindi pa tapos yung political or pagan Rome. Yung mga sinasabi ko historically nangyari, literally yan. To the letter, pag nagbasa kayo ng history books, sumunod na lumitaw sa kagibaan ng political Rome is papal Rome. Kaya yung isang hindi pa dumarating at pagdating niya dapat magtagal ng sandaling panahon. Yun yung papal Rome. Na binabanggit nga po dito sa verse 11, ang hayop na naging siya, which is the papacy. Yun yun mismo. Nagpapasamba sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Nag-aangkin siya na siya ay naglilingkod sa Diyos pero wala yung kulay na asul na sumisimbolo ng pag-alala sa mga utos ng Panginoon upang sundin. So anong ginawa niya? Pinalitan niya pa nga ang kautusan ng Diyos. In particular, ang ikalawang utos sa sampu na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Yung ikaapat na utos, pinalitan niya rin. Yung pangingili ng araw ng Sabat na Sabado, ginawa niyang Linggo. Oh. So kaya wala talaga sa kanya yung kulay bughaw na pagsunod dahil nagpapakilala lang siyang naglilingkod sa Diyos. Pero ang katotohanan, ito na yung tinatawag na kahangahangang kasinungalingan. Lying wonders. So ulitin ko, ang pinag-uusapan natin dito mga kaibigan at mga kapatid ay aral, hindi personalidad. Ang papacy ay kumakatawan sa sistema na kinagagalitan ng Diyos. Hindi galit ang Diyos sa mga miyembro ng Roman Catholicism. No! Mahal ng Diyos ang sino man sa inyo. Marami ho dyan, hindi lang alam yung aral talaga ng Biblia, kaya nandito, isa na ang reasons of faith sa naghahayag kung anong turo ng Diyos. Malo namin ang mga miyembro ng Roman Catholics. Lahat ho, marami dyan mababait, matitino, seryoso silang sumasamba sa Diyos. Kaya lang, ang kinagisnan nila, kagaya ko, nandyan din nagising, ang kinagisnan nila, tradisyon. Akala nila'y totoo yan. Kaya nga ito'y para objective Bible study. Hindi po ang atake dito ay sa tao. Ang atake dito, doktrina. Kung doktrina bang pinanghahawakan mo ay doktrinang galing sa Diyos o doktrinang galing sa kaaway na sinasabi sa 2 Thessalonians na siya sa pamamagitan na ni Satanas sa paggawa niya ng kahangahangang kasinungalingan, lying wonders. How come na itong maamong sistemang ito na maraming sitwasyon, forma ng seremonyas na ginagawa, hindi ba galing sa Diyos yan? Galing sa Diyos yan. Kahit sa kabila na yung doktrina ng Bible, pinalitan niya. Inalis yung pinakapusod ng sampung utos, walang iba kundi ang pangingilin ng araw ng Sabat o Sabado. Kaya siya yung tinutukoy dyan. Yung babaeng patotot. At kumakatawan din doon sa pagsasalarawan patungkol sa mga kaharian na pinangungunahan ni Satan, ang Egypt, ginamit ni Satan para gutumin ang Israel. Sunod, Assyria, para wasakin ang Israel, 10 tribo. Babylon, and then ginamit ng Diyos yung Medo-Persia para palayain ang kanyang bayan sa pagkaalipin ng Babylon. And then sumunod namang inatake, inatake yung Medo-Persia ng Gresya. And then yung Roma na siyang may kapahintulutan na patayin ang ating Panginoon. At yung Roma din ang gustong magpapatay noon kay Jesus nung siya'y sanggol pa lamang. So yan po yung pag-atake ni Satanas. Kaya mo yung pagsasalarawan dito na sila'y pitong bundok, pitong hari, pitong ulo, kumakatawan sa mga kingdoms na direktang may kinalaman sa bayan ng Diyos. Yung hayop na naging siya is none other than ito na yung sistema na pinangungunahan ni Satan. Naging siya at wala na. Kailan siya naging wala na? E di ba, after ng 1260 years, sa Daniel chapter 7, maghahari siyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon or 1260 days or years. From 538 AD up to 1798. Naging siya at wala na. At malapit ng umahon. Ito na nga,
yung revival of the papacy. Malapit nang umahon at darating din siya patungo saan? Kapahamakan. Di ba sa 2 Thessalonians? Papatayin siya ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. And then magigising yung mga nadaya niyang mga kaharian. Yung 10 sungay, magsisisi sila, magigising sila. Napansin nyo dun sa ating buong binasa? Binigay nilang isang kaisipan. Nagkaroon ng tinatawag na isang sistema, pagsunod, loyalty nila. Nakiapit sila eh. Sa halip na sa Diyos, ang loyalty ng mga hari sa sanglibutan, napunta doon sa patotot. Binigay nila ang kanilang isipan, kapangyarihan sa hayop at naghanda pa sila para sa digmaan laban sa kordero na si Kristo. Ito na yung Armageddon na binabanggit po sa Revelation chapter 16. Pero siyempre, hindi sila mananalo kay Kristo. Yun ang ating tagumpay, si Kristo. Kaya bandang huli, yung nagising itong mga hari na ito, itong 10 sungay, ang ginawa nila at doon sa hayop, ang nangyari, pinabayaan siya, huhubaran, kakanin ng kanyang laman at siya susunugin ng apoy. Ito po, sabi nga natin, Hebraism, concept ito ng mga Hudyo. Dahil nung una, kapag ang babae ay nagpatotot, yung lalo na yung anak ng saserdote, ito ang gagawin sa babae during the ancient Israel. Ang gagawin sa babae, pababayaan, huhubaran, at susunugin ng apoy. So sa pagdating ng Panginoon, sa panahon ng paghatol dito, huli na eh. Yung mga nakiapid na mga kaharian sa kanya, wala na eh, tapos na. Na-realize nila, huli na. So ang gagawin nila, itong patotot, pababayaan nila, huhubaran, and then susunugin ng apoy. Darating ho ang panahon na yan. Pero huwag nyo itanong kung kailan sila nabigyan ng tinatawag na, ayon dito sa Biblia, binigyan sila ng oras para sa kapamahalaan. Future pa ho yan. Hindi natin alam exactly magaganap kasi hindi pa yan nagaganap. Pero ang literal na magaganap, marirealize nila. Ngunit huli na. Tapos na eh. Tapos na, nakipagbaka sila eh. Then na-realize nila na mali pala yung kanilang sinamahan. Kaya nga, yung binigay nila ang kanilang isang kaisipan, nagkaisa sila ng kaisipan dun sa hayop eh. Kaya nga sinabi sa verse 18 ng pinaka-conclusion ng chapter 17, yung babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Ngayon, dito ba, hindi, kumbaga sino bang mag-challenge na hindi ganito ang nangyayari? Meron pa bang nag-challenge na hindi ganun kalaki ang impluensya ng sistema ng papacy sa mga hari sa buong sanglibutan? Meron pa bang nagdududa dyan? Eto, magbibigay ako ng ilan sa mga record or data. Ano ho? Etong latest lang. Ito lang itong, bagamat kahit mga nauna pang panahon sa kasikatan ng papacy during the 6th to up to 18th century AD, maging hanggang sa panahon ni Pope John Paul II na talagang kilalang kilala, bantog ang papacy talaga nun. Lalo na maging sa huling panahong ito kay Pope Francis. Tingnan nyo ha, nung panahon na siya ay bagong upo, no? Ito tuloy-tuloy yung kanyang, kumbaga, paglilingkod na talagang tinatanggap siya ng mga hari, hindi lang ha, mga leaders ng sanglibutan, kundi maging sa mundo ng relihiyon, sa mundo ng philosophy, siya lang kinikilala eh. Tingnan nyo. Pakilagay nga maiga, itong naganap noong 2014, Pope Francis invited to address a joint session of Congress. Can you imagine? Ito'y naganap March 13, 2014. Inimbitahan si Pope Francis sa joint session ng Congress sa Amerika. Ewan ko kung paano ninyo na-visualize ang ganitong katinding impluensya na ikaw na religious entity, imbitahan ka ng mga powerful political leaders mula sa powerful nation of this earth, none other than the United States of America. And in fact, this is a joint session of Congress. Pag sinabing joint session, yan yung House of Representatives at Senate. Yan yung isang kongreso, House of Representatives at Senate. Sila yung gumagawa ng, siyempre, Congress. Pag Congress, gumagawa ng batas yan. Paano nangyari?
na itong religious entity imbitahan dyan sa bansang Amerika. Well, in fact, sa konstitusyon nila noon, ang kaagahan ng Amerika, ibawal silang makipag-usap, lihim o hayagman sa anumang uri ng relihiyon, mga leaders ng relihiyon. Bawal yun sa kanilang konstitusyon. Kaya nga noong kaagahan ng Amerika, in particular, tumakbo ang mga panahon, about 1950, noong panahon ni Truman, sa President Truman, nag-attempt na magkaroon ng official ambassador ang Amerika sa Vatican. Hinarang yun ng mga protestante sa Amerika, at kasama yung isang senador na hindi ko naalala yung pangalan. Kasama siya sa nag-protest na bawal yan. Siyempre, hindi natuloy. Kasi nga bawal, nasa konstitusyon ng Amerika yan eh. Makipag-usap ka sa religious entity na hayagan man, ulihim, bawal yun. O 1951, sinimula nila, hindi nangyari. Hanggang lumipas ang mahigit tatlong dekada sa panahon lang ni President Ronald Reagan noong 1984, doon lang nagkaroon ng official ambassador ang Amerika sa Vatican. And the rest is history. Ganun katindi. At ito nga, sa ating 21st century, ito hindi nakapagtatakang sitwasyon. How come? Isang makapangyarihang bansa, ang Kongreso na nagsama, House of Representatives at Senate, para imbitahan at magsalita sa kanila ang isang religious entity na ito. Pakilagay yung sunod na slide, Micah. Ito, tingnan nyo yung larawan. Ganito siya nirerespeto. Pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, yung gumagawa ng batas, imbitahan ng religious entity. Tingnan nyo kung gaano katindi ang impluensya. Kaya ngayon sinasabi ng Biblia, hindi pwedeng sumala. Na sinasabi roon, yung babae na yung nakita na dakilang bayan, nagahari sa mga hari. Yung mga leaders ng sanglibutan. Pamaring sabihin ng ilang mga philosopher, eh, hindi naman siya nagahari dyan, inimbitahan lang. Na sinasabi ko po sa inyo, talagang, pag hindi natin na inaral mabuti at inunawa yung sinasabi po ng Biblia, kung sino ang kinatuparan nung nasa Revelation 17, ay talagang magpapatuloy ho ang marami sa kahangahangang kasinungalingan. Pakilagay susunod na slide, Micah. Yan. Yung nasa likod niya, syempre, yung sa House of Representatives at yung sa Senate, yung mga pinaka-leader. No? And then bukod dyan sa Congress ng Amerika, yung joint session, in-invite din siya ng mga economic leaders sa buong mundo. Tingnan nyo, pakilagay sa screen, Ali. Ay, Micah, May 9, 2014. Pope advises United Nations on economics, calling for legitimate redistribution of wealth to the poor. And he is meeting at the Vatican with the world leaders of the United Nations and giving them economic mandates. Can you imagine? Anong kinalaman niya sa ekonomiya? Etong mga United Nations leaders, inimbitahan din siya when it comes to economics. Anong naalala niyo sa Revelation 13, mula 13 hanggang patuloy? Ang hindi makabili o walang tatak ng hayop sa kamay o sa noo, hindi makabili o makapagbili. It talks economics. Buying or selling, economics. Tapos inimbitahan sila ng United Nations ang mag-lecture about economics, economic mandates, paano nangyari? Sinabi po kasi ng Biblia. Ito yung ilan sa mga sinasabi natin na kinatuparan, na ang kinatuparan ayon sa sinabi ng Biblia at naging angkop eksakto sa naging kaganapan sa kasaysayan ay walang iba kundi ang papacy. Pakilagay pa yung next slide, Micah. Yan, no? Sa United Nations. No? Di ba? Okay. So ngayon, gusto kong basahin ito, itong sunod-sunod na kanyang ginawa na talagang bilang karagdagang katunayan na yung respeto, pagkilala, hindi lang ng mga political leaders, maging mga ekonomista, maging sa mga philosophical agenda like evolution, sinaklawan rin ito. Halos lahat. Ganito katindi. Or lahat ng institution sa buong mundo. Ira-reward ko, hindi ko sasabing halos lahat. Okay? Yung mga mahalagang institution sa buong mundo, saklaw nito. Ito. Pakilagay, Micah, noong May 25, 2014, Pope Francis calls for peace in first visit to Israel. He says, sabi ni Pope Francis, here, in the birthplace of the Prince of Peace, I wish to invite you, President Mahmoud Abbas and President Shimon Peres, to join me in a heartfelt prayer, asking God for the gift
of Peace, I offer my home at the Vatican to host this prayer meeting. Ito yung pag-aaway ng Israel sa Palestine na namagitan nga itong si Pope Francis at inanyayahan nga niya itong mga presidente na ito na nag-aaway-aaway doon mismo sa Vatican. At nangyari po yun. Ganon katindi at hinahangaan at kinikilala yung kanyang mga paanyaya at yung kanyang sinasabi. Kinikilala ng mga leaders sa buong mundo. Ito naman, on June 1, 2014, Pope Francis joins the Samba School of Charismatic Catholicism. He speaks for an almost 53,000 charismatics gathered in the Olympic Stadium in Rome for the 37th National Convention for the Renewal of the Spirit Conference. They prayed for the Pope in speaking of tongues. So, napansin nyo, maging yung mga charismatic Catholicism. Hindi lang basta mga political leaders, maging yung mga sekta ng pananampalatayang Kristyanismo. Ano pa? Noong June 8, 2014, Turkey has great responsibility to take lead in Middle East peace process. Pope Francis says, Pope inserts himself in the Middle East peace process, mediates between Israel and Palestine's presidents, and it was the first time that the Quran reads in Vatican. Ito na yung kumbaga, pagtugon nung presidente ng Israel at ng Palestine, yung kanilang away-away, talagang kumbaga, nakinig sila sa paanyaya ng Pope doon sa Vatican para magkaroon ng usapang pangkapayapaan doon sa Middle East. At first time na binasa ngayong Quran doon mismo sa Vatican. Yan ang katindi yung sinasabi nating pagrespeto sa kanya ng mga hari sa sanglibutan. Oh, ito pa. August 22, 2014, Pope endorses use of force to protect Iraq minorities but should approve intervention. The Pope approves use of military force. When asked if he approves the bombing of the ISIS, he replied, "It is legitimate to stop the unjust aggressor. I want to underline the verb, stop." Naalala ko tuloy yung isang religious leader dito. Naalala ko yung word na stop. Anyway, can you imagine? Yung Pope mismo nag-endorse, nagpahintulot, nagsabi na bombahin itong mga ISIS na ito para protektahan yung mga minorities doon sa Iraq. Para hingan ka ng isang military force ng iyong pagpatnugot kung gawin o hindi gawin ng isang bagay para pigilan itong terrorism, hindi ba ito dapat ay sariling decision at agenda ng military lamang? Pero tingnan nyo, yan ang sinasabi natin, impluensya niya, mabigat, matindi, kinikilala. Kaya yung Biblia ay nagsasalita with full of sense. Because our God is a God of sense, not a God of nonsense. So sa kanya natupad ang lahat ng ito. September 4, 2014. Ito naman, pakilagay. Maika. Pope asked to head the United Religious Organization. President Shimon Peres of Israel elevated the Catholic leader as the central figure of world peace. Traditionally, Jewish leaders have thought the papacy has been compliant with anti-Semitic movement. Napansin niyo po rito? Bukod sa hininga ng Pope na maging puno ng lahat ng relihiyon sa buong mundo, ito naman president ng Israel na si Shimon Peres, yung matindi niyang paghanga sa Pope, sa papacy, itinaas niya bilang central figure ika. Pangunahing sentro ng kapayapaan sa buong mundo. Wow. Pag tinignan nila si yung Pope, ang tingin nila, yan ay central figure ng usaping kapayapaan. Ganun ang paghanga nila sa papacy. Eto pa. But President Peres says of the Pope, a more powerful peace advocate than the United Nations. The U.S. Assistant Deputy of the Secretary of State, Jerry White, he called for a global covenant of religions with the Pope as the head. Ito ang nakuha kong matinding pansin, ang mabigat na paghanga ng Presidente ng Israel. No? Ang turing niya kay Pope ay pinakamakapangyarihang tagapagdala ng kapayapaan kumpara sa United Nations. O ganun katindi ang paghanga nila. Isipin mo, United Nations, sigit pa si Pope Francis kung ang pag-uusapan, tagapagdala ng kapayapaan sa buong mundo. So ito, sinasabi natin kanina nung simula, itong mga pinag-aaralan sa Bible prophecy, ito po yung mga pangyayaring hindi nangyari sa sulok lang ng isang bahay mo, ng isang
bansa, ito po yung pangyayari sa buong mundo na siya ang kinaangkupan nito. O ito pa, noong December 16, 2014, the US is asking the Vatican for help with Guantanamo inmates. The Vatican helps US close Guantanamo Bay. Noong nagkaroon ng issue ang Amerika doon sa ano, sa Guantanamo, hiningan nila ng counsel o payong po. Sunod natin. December 17, yun ay December 16 kanina. December 17. Pope plays key role in historic Cuba deal. New York Times. Pope mediates between the United States and Cuba. President Obama and Cuba, President Raul Castro meet at the Vatican. Kung kanina yung presidente ng Israel at Palestine nakita sa Vatican sa panyaya ng Pope, eto muli na magitan si Pope at inimbita si President Obama at ang president ng Cuba. Isipin mo, nag-aaway ng mga makapangyarihang bansa. Pope lang ang makapagbibigay sa kanila na tumahimik muna kayo, usap muna tayo dito. Ganon katindi. Ganon kabigat. So ito yung pinag-uusapan sa Revelation 17. Yung pagkilala at paghanga. At ngayon kanina, mag-isa mga philosophy. Isunod natin itong Big Bang Theory, itong evolution na tinalakay na rin natin dito. Noong October 27, 2014, Pope Francis, evolution and Big Bang Theory are real. Ito yung pinaka-headings. Yung evolution daw at yung Big Bang Theory, tunay daw. Iba't pa nilagay yung theory kung tunay na pala. Eh kung real yan, di wala na dapat theory. O tingnan nyo, basahin natin sinabi. Pope declares faith in the Big Bang and evolution. But the Catholics said for a long time that they believe in evolution. The Pope said, from a supreme principle that creates out of love, the Big Bang that today is considered to be the origin of the world does not contradict the creative intervention of God. On the contrary, it requires it. Evolution in nature is not in contrast. Tingnan yung philosophy. Ito yung, sabi ko nga, itong Big Bang, itong evolution, relihiyon yan. Hindi yan science. Dahil science, totoo. Itong sa Big Bang at evolution, walang napatunayan dyan. Panoorin nyo po yung topic ko dyan. About evolution theory. So noon pa, bago pa itong si Pope Francis, noon pa sa panahon ni Pope John Paul II, nilatag naman niya talaga na naniniwala sila. Wala silang problema sa evolution. Gusto nilang pagsamahin ang creation and evolution. Na may merong Diyos na naglalang at meron ding evolution. Kagaya nito, ito ay lalong pinatindi lang ni Pope Francis. Matagal ng declaration nito ng papacy, no? Sinasabi dito ni Pope Francis na evolution at Big Bang totoo daw. Eh, wag nang tsuri kung totoo pala. Pat magsasabing Big Bang tsuri kung real pala yan. Kung kayang patunayan yan. Oh. Eh, sinasabi niya rito, yung Big Bang, kinukonsider nilang origin ng sanglibutan. Hindi daw ito nagko-contradict doon sa paglalang ng Diyos. Wow. Ito yung kahangahangang kasinungalingang statement. Bakit ko dinidiin kahangahang? Isa sa mga kahangahangang kasinungalingan. Di ho ba halimbawa, pag sinabing triangle, i-define mo ang triangle. Ay ang tawag dyan, mathematical formula. Kitang-kita naman, the triangle has three sides. Tatlo ang sulok, kaya tatsulok triangle. Pag circle, bilog, walang sulok. Sila nagde-define ng kanilang sarili. Triangle, tatlo ang sulok. Circle, of course, walang sulok. Bilog yan eh. Triangle, or halimbawa naman, yung square, eksakto yung sukat yan, naka-square eh. Hindi mo pwedeng sabihin pareho lang ang definition ng triangle at square. Pagsamahin mo at tawagin mong triangle o squircle. Pag triangle, triangle yan, tatlo ang sulok. Pag square yan, apat ang sulok, square nga eh. Hindi mo pwedeng squircle o triangle. Hindi pwedeng ganon. Ang bawat belief ay may sariling definition. For example, ang evolution may sarili siyang definition. Pag sinabi pong evolution theory, yan ang paniniwala na walang nag-mediate, walang nabagitan sa paglalang. Nag-create siya ng kanyang sarili. That's why evolution. At yan ay nagmula sa Big Bang. So meaning, pag sinabing evolution, walang intervention, walang namagitan, nag-evolve siya sa kanyang sarili.
Samantalang ang belief ng creation o paniniwala merong Diyos na naglalang, merong namagitan, siyang naglalang. Sabi nga sa Biblia, sa pamamagitan ng kanyang salita, nilalang ang sanglibutan. Ihiwalay ang liwanag at dilim, sabi sa Genesis 1. Mahiwalay ang tubig sa lupa at sa kalawakan. Magkaroon ng ibon sa impapawid. Magkaroon ng mga herbs sa lupa, mga punong kahoy, mga pananim. May Diyos na nag-intervene, kaya may naglalang. Siya ang nandun, personal. Whereas ang evolution, walang personal na nangasiwa, kaya evolution. So magkaiba ng definition, paano mo sabihin na hindi nagko-contradict pagsamahin yung dalawa? Yan na nga yung sinasabi sa Biblia. Isaiah 5:20, tinatawag yung dilim na liwanag, yung liwanag dilim, yung mapait matamis, at yung matamis mapait, yung masama mabuti, yung mabuti masama. Ganyan ang ginagawa ng kaaway ng Diyos kapag pinag-usapan paniniwala. Hindi binibigyan pansin yung tama at mali, mali sa tama, yung liwanag sa dilim, yung dilim sa liwanag, yung mapait sa matamis, yung matamis sa mapait. Hindi binibigyan pag pinagsasama. Kaya ngayong tinatawag na triangle at square, gustong pagsamahin at isa lang ang kahulugan ng dalawa. Sa sarili niya, may sariling kahulugan ng triangle, may sariling pakahulugan ng square. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan at sabihin mo okay lang yan. Iba ang evolution, iba ang creation. So itong ginagamit ng mga philosophy para makuha ang loob ng lahat. Yan ang sinasabi natin. Kaya dito ang ginagawa, paglaban sa gusto ng Diyos, pakikiapid. Sila ang kinatuparan ng Great Babylon, the spiritual Babylon na pinakiapiran ng mga hari sa lupa, kaya may panawagan ng Diyos. Ang kanyang panawagan, sa Revelation chapter 18, verses 1 to 4, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong madamay sa kanyang kasalanan at upang huwag kayong magsitanggap ng kanyang salot. Yes, my friend. Mga kaibigan at mga kapatid, sa huling araw na ito, sa malapit na pagdating ng ating Panginoon, wawakasan niya ang umiiral na sistema ng kasinungalingan na ginawang kahanga-hanga ng mga tao sa sanglibutan. Mahal ng Diyos ang sinuman, pero galit ang Diyos sa sistemang lumalaban sa kanyang katuruan. Ayaw ng Diyos, kaibigan, na ikaw ay mapahamak sa isang katuruan na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Dahil sabi mo, hindi, relihiyon naman ito, matino naman na kami, ayos lang ito. Sinasabi sa Biblia, may pananampalatayang walang kabuluhan. Ang pananampalatayang walang kabuluhan na sinasabi ni Kristo sa Matthew chapter 15 mula verse 3 at patuloy, sa Mark chapter 7 mula verse 7 up to 9, ang pananampalatayang walang kabuluhan ay ang pagsunod sa utos at aral, mga pasa-pasang paniniwala, tradisyon ng tao. Yan ang pananampalatayang walang kabuluhan. So nag-effort ka na rin, kaibigan, gawin mo na yung pananampalatayang makabuluhan. At ang pananampalatayang makabuluhan ay ang pagsunod sa sinasabi ng Diyos lamang at hindi sa sinasabi ng tao. Kaya nga sinasabi ni Kristo, iniibig lamang ninyo ako sa pamamagitan ng inyong mga labi, ngunit ang inyong puso malayo sa akin. Yan ang pananampalatayang walang kabuluhan. Lip service. Kinasusuklaman ng Panginoon ang lip service. Ang gusto ng Diyos, yung heart appropriation. Iangkop natin ang kanyang, ang ating mga puso sa kanya. Dahil kung puro salita lamang tayo na mahal natin ang Diyos, ngunit tinatanggi natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita, sa halip na sundin ang kanyang sinasabi, ang sinusunod natin ay tradisyon, batas, panuntunan na inilatag ng tao sa sanglibutan. Ang tawag dyan, kahangahangang kasinungalingan. Yan yung apostasy, yan yung apostasya na tinukoy ng apostol na si Pablo. So dito sa ating ginawang pag-aaral, sana'y nagbigay po sa inyo ng lubusang pagkaunawa at liwanag ito pong atin pong tinalakay. Sa ngayon, ito po muna ang ating hong dadalhin sa ating programa ngayong araw pong ito ng Sabado. At bukas po, sa araw ng Linggo, ay sasagot naman po ako ng inyo pong mga katanungan. So yun po muna ang nakalaan po na akin pong gagawing program sa hapon pong ito. At dahil meron din po akong aatinan din pong meeting sa pagkakataong ito. So ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang
pagsubaybay sa ating programa at harinawa ang biyaya ng Diyos ang sumaating lahat. Tayo po ay magtatapos sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na inyo pong niloob na maipahayag ang usaping ito mula sa Apokalipsis 17. Harinawa, ang aming mga kaibigan ay magbigay ng pansin sa inyong panawagan at pagtugon lamang sa inyong salita na gawing batayan, pamantayan ng kanilang pagkaalam kung ano ang katotohanan at kung ano ang kasinungalingan. Tulungan ang aming mga kaibigang ito na sa kabila ng sakit o sugat marahil na kanilang naramdaman sa kanilang mga puso, ang kanila paring hanapin ay ang gusto ninyo at hindi ang amin pong pakiramdam sa aming sarili. Ito'y magbukas sa kanila ng liwanag at panghawakan ang narinig na katotohanan na kayo lamang at kayo lamang ang dapat paglingkuran at dapat sundin ng kanilang buong buhay, ng kanilang buong puso, ng kanilang buong lakas at ng kanilang buong pag-iisip. Ipagpatawad ninyo, Ama, kung anumang mga pagkukulang at kasalanan ang aming nagawa at patuloy kayong madakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa akin ng mga nakaagapay dito, si Micah Sarmiento at si Princess Aliyah Sarmiento na ating mga technical. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.